Akala ko ba sabay tayo magda-dinner? May tumawag kasi na kliyente at kailangan kong asikasuhin, kaya hindi ako nakatawag sa'yo. It's fine. Sige, initin ko lang yung food mo. Kumain na ako. Kailangan mo pa ba magpagod? In a few months, you'll be out of the firm. Dahil judge na ako? It's not enough. Well, you always want more. I want what I deserve. Hindi ko magagawa lahat ng ito na hindi dahil sir. Wine? Alam mo, siguro kung nagpa-practice pa ako, sabay tayo. My success is your success. I love you. Hindi ko alam gagawin ko pag wala ka. Sorry, medyo nahilo lang ako. I haven't been feeling well since kanina. Siguro may nakain lang ako. It's so weird. Di naman ako nagkakasakit. The last time I felt like this was... Buntis ka. Is that it? Walang makasama si Abby. Hindi pa rin nagbabago ang desisyon ko, Victor. Tuloy pa rin ang annulment. Sige, maghiwalay tayo. Talaga? Hindi ko ipagsisiksikan yung sarili ko sa'yo. Gusto ko lang makasama si Abby. Wala sa kondisyon yung barkong sinakyan namin eh. Kaya hindi muna ako tumuloy sa kontrata. Baka mapahamak pa kami. Bang Buds, baka pwede mo nang rumakit dito. Ano lang, habang naghihintay lang, hanggang makasakay lang ulit. Eh, walang problema sa akin yan. Eh, nandito na rin si Victor. Ayos pala eh. Tayong tatlo ulit. Dating gawa eh. Teka, hindi na sasakay ng barko? Oo nga, Victor. Ano ba plano mo? Importante lang sa akin ngayon, makasama ko yung anak ko. Paano si Juliana? Sigurado akong hindi papayag yun na mapunta sa iyo yung anak niyo. Ako nang bahalang gumawa ng paraan dyan. Wait a minute. Anong pinag-uusapan niyo? Ba't ang gulo-gulo? Anong kay Juliana? Anong sa mapupunta yung bata? Ano yun? May kabit si Juliana? Sabi ko na eh. Kaya nang wala ka sa airport eh. May rason kung bakit nagsinungaling sa akin si Juliana. At aalamin ko kung sino talagang totoong kabit niya. Sige, dito muna tayo, ha? Dito lang.
tayo. Magandang gabi ko lang. Pasensya na po kayo. Medyo natagalan ho ako ng uwi sa trabaho. Nag-away kami ni Emma. Kanina siya unang tumakbo. Sa kabit niya. Ayun, nagkahulihan. Report nyo na ba sa security yung nangyari? Oo. Wala naman daw napansin yung guard sa parking, pero pina-check ko na rin yung CCTV sa area. Inihintay ko na lang yung tawag ni Mateo. Hello, Mateo? Hello, ate. So, may bumutas nga ng gulong ng kotse mo. Sino daw? May kita yung mukha, eh. Anong hindi mo nakita yung mukha? Pag-iimbestigahan natin yan. Maraming sira ulo ngayon. Baka gusto ko lang natawad. Oh, Mateo. Ginagawa mo dyan? Yeah. Madaan lang. Watch it in Liana. Nabutasan daw ng gulong eh, so patulong. Malapit pala kayo ni Liana, ikaw pa talagang tinawagan niya. Pag may emergency lang naman, kuya. Lalo na kung ako sa kotse. Ang alam ko, kay Alex ko binilin si Liana na kahit anong kailangan o tulong, siya yung tawagan. Ba't ikaw pinadala ni Alex? Alam mo naman, busy si kuya Alex lagi.
Tsaka hindi naman sila close ni ate. Pag may kailangan, ako talaga yung pinapadala. Actually, uuwi ko na nga to sa inyo eh. Taxi na lang si ate. Nauna na. Ganun ba? Salamat, Mateo. Sa lahat ng tulong mo sa asawa. Sige na, ako na mag-uwi na. Ano sinabi mo kay Victor? Wala. Nakalusot naman ako, pero magtatanong siya. Mukhang naghihinala. Wala na mo papatunayan yun. Tinignan ko na rin yung listahan sa airport nung araw na umalis si Victor. Hindi siya umalis! Mga kasama niya umalis. Hindi kaya may nalaman siya? Kaya hindi tumuloy. Maghiwalay muna tayo. Nakausap ko si Victor. Parang may alam na siya. Parang. Pero hindi tayo sigurado. Kaya nga, I don't wanna risk it, Alex. Juliana, paano tayo lalaban? Hindi natin alam kung anong kinakaharap natin. Juliana, malaki rin ang pwedeng mawala sa akin dito. Pwedeng mawala yung pagiging abogado ko. Kaya nga. Kaya nga. Juliana, hindi ibig sabihin nun, pwede natin bitawan yung isa't isa. Kailangan natin malaman kung anong plano ni Victor. Kung may alam siya, bakit hindi siya nagsasalita. Kilala ko yun. Pag may problema yun, init ng ulo yung inuuna niya, hindi siya nag-iisip. Sigurado na ako sa desisyon ko, Alex. Itigil muna natin to. Kaya mo na ba? Daddy! Ay, anak. Okay ka na ba? Ito? Daddy, bakit ka may ganyan? Sick ka? Ah, ito, anak. Hindi, wala yan. Kita mo. Magic, di ba? Anak, nag-toothbrush ka na ba? Finish na. Paamoy nga si Mami. Ba't parang iba yung naaamoy ko? Ay, kailangan fresh breath ka bago matulog, okay? Mag-toothbrush na. Halika na po, magsipilyo na tayo. Para makauwi na rin ako dahil may session kami ngayon nila Mariposa. Salamat, La. Tulungan na kita. Dahan, kaya mo na ba? Tumigil ka na. Wala na si Abby. Victor, nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi ba siya magagalit? Sino? Sino ba sa tingin mo? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Yung boss mo. Bigla ka kasing umalis para puntahan ako. Alam nila na aalis ako dahil nagpaalam ako, Victor. Yana! Yana! Wala nang toothpaste! Tama ka nga. Ang dami na nagbago. Dati-rate, tinatapos mo pa yung sasabihin ko. Alam mo agad yung iniisip ko. Kaya nga maghiwalay na tayo, di ba? Okay! Buti hindi ka nabalian. Ano?
Nung nahulog ka sa langit, papunta sa puso ko. Eh kung liig mo kayo, baliin ko. Kate? Saka pa, tantalan mo ko. Ano ito? Classic yung band na yan, kompleto ko album nila. May grand concert sila soon. Manunood ako, gusto mo sumabay? Wala akong pera. Libre ko na. Hangout or after? Wala akong panahon sa pang-hangout na yan, ah. Okay lang yan. Homebody rin naman ako, eh. Ano ba mga hobbies mo? Ano bang gusto mong gawin? Kung wala kang ginagawa. Anong gusto mong gawin pag walang ginagawa? Anong gusto mong gawin? Gusto ko pang mag-work. Tara, work po tayo. Opo, work tayo. Kaya ko. Mas kaya ko. Ako na masabi! Kate! Alam mo ba kung magkano yan? Sorry po, ma'am. Di ko po sinasadya. Salary deduction! Ako na. Tabi ka dyan. Congratulations po, Ma'am Luwalati, sa Ulirang Guro Award. We're also proud of you, Ma'am. Thank you. Thank you. O ba lang, anong ginagawa niyo dito? Ba't di ba lang kayo nagpasabi na dadating pala kayo? May gusto lang sana akong itanong sa'yo, tsaka baka may maitulong ka. Mangungutang ba kayo? Walang-wala akong pera ngayon. Tuwing akin sa sweldo ko. Siguro naman napapansin mo na nagkakalubuan si Victor at Juliana. Oo. Magaling akong bumasa ng tao. Hindi ka nababahala? Paano kung tuluyan sila magkahiwalay? Eh, desisyon na nila yun. Pero pamilya natin sila. Eh, may utak naman sila. Ikaw ang kinikilalang magulang ni Victor. Kapag nagkahiwalay sila, ikaw ang tatanungin ng mga tao kung ano nangyari. Ulirang guro, pero hindi ulirang ina. Ang siyang nagkulang.